Hello, good morning guys. Tapit tayo sa... Ano pa ng pangalan nito? Masarap. Ayun nga guys, wala na akong alaga. Namatay siya noong November 2. Nilibing siya 17. 2 weeks ang tagal. Ngayon, naglilinis ako dito. Tapos, ang amo ko, tapos yung mga kapitbahay nila rito, mga kamag-anak niya, sila naghahanap ng mapapagtrabahuhan ko. Sila nagre-rekomenda. Sabi nga nila sa akin, madali daw ako makahanap kasi nga, okay daw ako magtrabaho. Hindi ko alam kung, kasi nasa isla ako, hindi ko alam kung sa Taiwan ako mapunta. Kasi marami akong choices na kung saan ako magtatrabaho. Kasi sila nga nagsasabi. Pero kasi yung kamag-anak nila na nasa Taiwan, 80 years old, pero nakakalakad pa siya. Malakas pa, nakakabiyahe pa. Nung namatay daw si Lola, naandito siya noon, noong unang araw. Kaya, hindi ko alam kung nakita ko ba siya o ano. Basta, sinasabi kasi nila na ano daw, 80, pero hindi siya mukhang 80. Tapos, may kasama rin siya. Hindi ko natanong kung Pinay o Indonesian. Kaya lang yata, ano, tapos na kontrata nung ano niya, kasama niya, uwi niya yata ng bansa. Doon sa nung ano, nung kasama niya. Kasi matagal na daw yun dito. Kaya uuwi niya. Eh sabi ko doon na lang. Kasi may isa na ano, yung unang sinabi sa akin. Ano daw yun? Akong lolo yun. Tapos parang na rin daw si Lola, bedridden. Tapos may kasama siyang ano. Ewan ko ba kung kapatid ba yun? Basta sabi niya ayi. Sabi nila ayi. Matanda na din siguro. Pero yun ang kasama-sama. Kaya lang mas gusto ko yung ano yung kamag-anak nila mismo. Kamag-anak nila mismo kasi nasa Taiwan. Ano, 80 years old daw. Kasi sabi nung anak ni Lola, doon ka na lang kasi ano yung mabait, hi-how daw. Hi-how, very good. Kaya hindi ko pa alam kung saan ako. Kasi ang sinasabi naman lalaki sa akin, huwag kang ano, huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Nakakaiyak tuloy. Kasi ang bait-bait talaga nila sa akin. Nung namatay alaga ako, ako naglilis sa alaga ako. Bago binhisan. Walang imbalsa mo sa kanila dito pag namatay. Ano pala yun? Diba, kasi 12:45 si Lola namatay. Tapos hinintay ko lang yung ano yung mga apo at saka yung amo ko mismo kasi hindi dito yung nakatira. Tapos dumating yung sa punerarya. Tapos sabi nila yung sandaw. Dinilinisan ko, tapos pinihisan ko. Grabe iyak ko. Kasi ang bait-bait din ni Lola sa akin. Kahit hindi siya nakakapagsalita. Yung, hindi siya, kasi dati nakakakilos pa yung kamay niya. Hindi niya ako, ano, sinaktan kahit sa beses. Nung una lang, kasi siguro, yung, ba yung unang-unang nag-aalaga sa kanya, ba pinapalagan siya. Eh, noong inano ko siya, Ama, puyaw. Simula noon, hindi na. Nakalimang taon ako noong
16 sa kanila. Birthday ni Lola yun yung 16. Tapos lagi nilang kinakausap, sabi, huwag kang mag-alala, kami maghahanap sa iyo. Para sabihin dun sa broker. Nagkausap na sila yun ng broker. Yung broker ko daw. Kaya lang kasi yung ano, yung sa Taiwan, ibang agency ang nakausap niya. Yung siguro yung agency niya talaga. Kasi may ano siya eh, may waylaw siya eh. May caregiver siya. Tapos, nakapagbayad na daw doon. Eh, kinausap na yung broker ko. Kung hindi naman daw kalakihan ang magbayaran nata. Papayag si ano, si Ama, yung sa Taiwan. Kaya wala pa akong ano. Hindi ko pa alam kung saan ako. Kasi ano, mga naghahanap pa rin sila. Babait talaga nila sa akin. Tapos may utang ako sa kanila din na pinabayaran sa akin. Malaking halaga yun. Hindi pinabayaran. Pinasahod pa ako ng po. Kaya, ngayon, ano, dito lang ako mag-isa naglilinis. Update ko na lang ulit kayo sa susunod. Salamat. Bye-bye.